O katulad nito sinasabi natin, masama ba ito? Hindi ba kung kanilang gagawin ganito, ito ang makakatulong, hindi yung mga paligid ninyo. Hindi yan ang makakatulong sa inyo dahil ang hangad niyan, pwesto at kapangyarihan na magagamit para sa kanilang sariling interes. Oh, di ba? Pakita nyo, nakikinig kayo, di ba? Sa mga pangkaraniwang tao. Eh, itong pamantayan na sinasabi natin, ito yung tamang pamantayan. Hindi yung pamantayan na mga naghahangad ng pwesto dahil tayo hindi naghahangad. Doon ka makinig sa hindi naghahangad. Halimbawa, dahil nga tayo wala naman tayong control, di ba, sa pagtatalaga nila ng tao. Ito'y sinasabi lang natin para sa mabuting pamamahala. Kung gusto nilang maging mabuti. Oh. Hindi naman natin pinipilit ito. At kaya natin ito sinasabi para maging matutunan ng iba. Kung paano ka dapat effective ang inilalagay niyo sa gobyerno. Pag masama ang track record, paano magiging effective 'yan? Kung sa umpisa pa lang hindi na siya credible. Well, hindi ka effective. Dapat epektibo yung tao na itatalaga mo. Katulad nito, halimbawa, hindi niyo mapipigil ito, ha? Kasi partido pa lang na ginamit nila, federal na eh. Ano ibig sabihin? Magsusulong ng charter change. Halimbawa na natin, charter change. Sigurado yan. Maswerte na kapag idinaan nila ang pagpapalit ng konstitusyon. Ito'y ano lang, ha? Senaryo lang. Pagpapalit ng konstitusyon, may tatlong paraan yan eh. May constituent assembly, may constitutional convention. At merong isa pang paraan eh. Nalimutan ko yung isa. Hindi na importante yun. Pero sa tatlong yan, ang pinaka-demokratiko na pagpapalit, paraan ng pagpapalit na saligang batas, yung constitutional convention na ang mga susulat ng saligang batas ay ihahalal. Kasi hindi ito politika. Hindi politika yan. Pero kailangan silang bigyan ng mandate ng taong bayan dahil yung konstitusyon ay gagawin yun para sa kapakanan ng bayan at para yung kapakanan ng bayan ay maisaalang-alang sa konstitusyon dahil ang konstitusyon kaya ginagawa yan para sa ikabubuti ng bansa at ng taong bayan. Alam nating medyo matagal pa ito at hindi natin alam, baka bibiglain nila yan. Halimbawa, dumating tayo sa ganung punto. Huwag kayong papayag. Sigurado ipipilit nila yung pagdisenyo ng saligang batas para sa interes nila. Tandaan nyo, hindi dapat tinatahi ang konstitusyon sa interes ng mga nasa gobyerno. Kung hindi, para sa interes ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Yung makabubuti. So, ang pinakademokratikong pamamaraan ay constitutional convention. Huwag kayong papayag na hindi yan. Ipipilit man nila yan. Sa katunayan, wala namang kasalanan ng konstitusyon para palitan eh. Kaya lang, worse comes to worse, ika nga. Wala naman makapipigil sa kanila eh. Nakaupo na sila eh. Di ba? Uupo na sila. Mga kaibigan, sa pagtatalaga nga ng tao eh. Nagtatalaga ng mga walang kredibilidad na tao, mga kaibigan. Eh how much more? Di ba? Yung mga ganyang usapin. Kasi po, pag constitutional convention, sabi nga sa akin ni nung nabubuhay itong si Attorney Alan Paglia,
Alam mo nga niya ang sumusulat ng saligang batas. Dapat ay mga kamukamo na pangkaraniwang tao. Hindi dapat yang ginagawa ng abogado. Ha? Ang nagpapanukala ng saligang batas, hindi dapat ipagkatiwala sa abogado at sa mga politiko lalo na. Sapagkat, maiimpluensyahan nila yung batas para pumabor sa interes nila. Kaya ako ito ha, among kahi ko, pagka dumating yung pagkakataong ganon at ginamit yung Constitutional Convention, pinaka-democratic yun eh, na nandoon ang kapangyarihan ng taong bayan sa paghahalal. Makikita mo ang mandate na binibigay ng tao. Sila ang pipili ng susulat ng saligang batas. Iahalal mo rin sa pamamagitan ng eleksyon. Pero para sa akin, ha, ganito dapat. Kapag ikaw, kumandidato ka at nanalo ka, isa ka sa susulat ng saligang batas, sa sandaling maipatupad ang saligang batas o kaya magtapos ang inyong mandato sa paggawa ng batas, natapos nyo yan, tapos na ang trabaho ninyo, nagampanan na ninyo, dapat yung mga yan, hindi barred na sila or perpetually disqualified na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Hindi na rin sila dapat payagang kumandidato. Hindi dahil sa may kasalanan sila. Hindi. Mga kaibigan, yun ang malinis na hangarin. Kasi dapat ang paggawa ng saligang batas, taglay mo ang malinis na hangarin. Dahil ang gagawin mo, ang gagampanan mong tungkulin, ay hindi para sa sarili mo, kundi para sa bansa at sa mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kasi ang pakikipagkaisa naman natin, hindi nangangahulugang chuchupuin ko na kayo o sisipsipin ko kayo, ha? Mga kaibigan, o iistrohin ko kayo, maghihigop ako para masabing nakikipagkaisa ko. Hindi, ang pakikipagkaisa natin, pagmumungkahi, ha, pagpuna, para iwasto, ha? Yun namang, mungkahi natin, yun naman eh kung gagawin lang nila. Diba? Alam naman nating mas malamang na hindi, di ba? Makikita naman ninyo sa gawa eh. Oh, sino ba gagawa ng kanilang ikasasama? Di sila, alangan naman tayo, di ba? Siyempre, inaangad natin hindi makasama, di ba? Oh, sino ba gagawa nun ng ikasasama? Sila, kasi yun ang kasabihan. Ikaw ang gagawa ng iyong ikasasama. Kasi yung iba, hindi makapagmungkahi, walang utak eh. Ano gagawin? Mambabas na lang, di ba? Kasi nandun yung utak niya eh. Saan? Sa talampakan. Kaya nagkagano, natatapakan niya yung utak. Meron nga akong kakilala nung araw eh. Nasa media rin ito, sumobra rin ang talino nito. Numinsang nalasing, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, alam mo kung ba't ganito nangyayari sa mundo? Ha? Tsaka sa ibang planeta? Sabi ko, ano? Kasi, di ba, nagpapapunta tayo dun sa, ano, sa buwan. Ha? Tapos nagdadala rin ng kung ano-ano, iniiwan dun. Siyempre, yung planeta bumibigat. Nadadagdagan dun yung timbang. Kaya nagkakaroon ng, ano, ng climate change, ha?
Kasi raw dito, kinukuha natin yung iba, tapos babawasan mo yung ano, yung nakalagay dito sa... sa... Nung umuwi ako, kahit nakainom ako, tawa ako ng tawa eh. Mga kaibigan, yun daw ang dahilan. Nagkakaroon ng climate change, ha? Kasi raw, nababaw, aliba, lupa, kinuha mo rito, kahit konti lang daw yan. O, mga ilang pala lang yung dinala mo ron. Isang sakong lupa, nilagay mo sa buwan. Itong mundo, nabawasan ng timbang. Tapos yung buwan, bumigat ng isang sako. Mga kaibig, scientist eh. Ay, nako. Kabayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Trixie Angeles! Ikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan, nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na